Ito ang kailangan natin. Kahon! 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 Kahon. Barbecue stick! Barbecue stick! At rubber band! Whoa! Rubber band! Okay. Dahil gagawa tayo ng rubber banda. Rubber banda! Rubber banda! Yes! So nalagyan natin yung barbecue stick, kailangan sakto yung sukat niya dito sa box para hindi mag-collapse yung box pag binalutan natin ng rubber band. Para hindi mag-fold. Yes. Tama nga naman yun. So rubber banda. Yan. May difference ba kung ilang stick ang ilalagay mo sa tunog? Wala naman. Yung stick na to, para lang panghawak lang talaga. Hindi mag-collapse yung surface, yung edge natin pag binalutan natin ng rubber band. Parang ganito. Ah, support siya. Support lang. Okay. That's one. Ba't kasya ba sapatos mo dito? Hindi ko nga alam eh. Ano ba ang size nito? Hey, ako, pero ako kasya kasi sapatos. Baka sa iya? Mayroon yung pa ako eh. I think kinuha ni Christian sa dressing room ko. Sabi ko na nga ba? Parang ano natin yata yan. Hiniram niya na naman. Siyempre, dito naman. Mga ordinaryong bagay na nakikita sa bahay. Pwede pwedeng gamitin going para magical. Gagawin natin pambihira. Ayos! Lim! Para kung gusto nyong mas mataas yung pitch, hihigpitan nyo lang ng konti yung hapak ng rubber band. Ayan. Kung gusto nyong mas mababa, luluhugan nyo ng konti. Okay, okay. Try natin, ha? Wow! Ayos na! Kaya mo yan, sabayin mo. Galing! Oh, gawa naman kayo, guys, para meron din kayo sarili ninyong mga instruments. Sige, gusto ko yun. Sumata. Pwede ibang goma? Pwede naman siguro. Ano goma? Okay, testingin natin yung mga instruments na nagawa natin. Ayan o. Yay! Yay! Okay. May bonus ano pa oh. Ay. May percussions pa yun sa'yo. Oh? Teka, teka lang, Chris. Ha. Alam mo, parang nag-sound trip lang tayo sa ginawa natin. Anong scientific dito? Parang hindi naman siya scientific. Tama! Ay, lahat na ginagawa natin dito may kinalaman sa science. Kaya ito na ang science sa likod ng ating rubber banda experiment. Ang rubber banda experiment ay isang simpleng pag-aaral ng acoustics o ang study of mechanical waves na maaring marinig. Tayo ay nakakarinig dahil may mga bagay na nag-e-emit ng energy in the form of a wave. Ang sound waves na pumapasok sa ating tenga ay gumagawa ng vibrations na umaabot sa ating eardrums. Sinasabi naman ng ating eardrums sa ating brain kung anong uri ng sound ito. Pero bakit iba-iba ang tono sa gitarang rubber band? Dahil ito sa iba-ibang tensyon ng mga rubber band. Ang bawat sound ay mayroong pitch o yung pagiging matining o high-pitched at mababa o low-pitched ng isang sound. Ang pitch ay may kinalaman sa frequency ng vibration ng bagay na gumagawa ng sound. Mas mabilis ang vibration, mas mataas ang pitch. Tulad ng totoong guitar strings, ang mas na-stretch na rubber band ay mas maraming beses magpa-vibrate o may higher frequency, kaya mataas ang pitch. Ang rubber band na hindi gaanong na-stretch ay mas kaunti ang frequency ng vibration, kaya mas mababa ang pitch. Yan ang science of acoustics ng rubber banda experiment. I believe. Whoa!